lingkod sa Diyos, ating sundin ang kanyang utos. Sa pangangaral ng salita, dapat kaalaman ay hindi kapos. Sa pagtuklas ng katotohanan, mag-ingat sa pinapakinggan. Dapat lang maunawaan ang tunay na wasto sa kamalian. Sama-samang Hi. Okay, live na tayo mga kaindi. Halina po kayong muli para po sa ating pagdidevosyon sa mahal na Santo Rosario ng Mahal na Birheng Maria at sa ating pagdidevosyon nito na sa tulong ng kanyang esposo na si San Jose, San Michael, San Rafael, San Gabriel, sa lahat ng maanghel at mga banal na dalhin ang ating mga prayer intention sa paano ng dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Halina po kayo, samahan niyo po kami sa ating mga intention ng ating mga kapatid na humingi ng kagalingang spiritual at physical at naway isama natin sa kanila sa ating panalangin ang kanilang mga kahilingan at mapaabot natin ito sa pamamagitan ng lahat ng mga banal na ating hinihinga ng tulong. Ipagdasal natin ang namatigil na ang kaguluhang nagaganap sa bansang Russia at Ukraine at ang lahat ng mga kaparian, mga madre, obispo, Santo Papa, Pope Francis at ang ating Cardinal Bishop Tagle, lahat ng secular at mga clergy, lahat ng mga religious leader at ang mga lay person. Ganun din ang nalalapit na eleksyon sa bansang Pilipinas, nawa ang Diyos ang tunay na humirang ng Pangulo na may malasakit sa bansang Pilipinas at sa buong mamamayan ng bansang nasasakupan nito. Ganon din ipanalangin natin ang mga taong patuloy na tumutulong sa ating pinansyal sa pagdaraos at pagbibigay ng kanilang mga panahon, hindi lang doon ang kanilang mga material na binamamahagi sa atin para ipagpatuloy ang ating pag-apostolate. Ganon din ang kanilang mga pamilya, lahat ng mga kababayan natin na nasa iba't ibang palig ng daigdig, lahat ng OFW, at ganoon din po ang lahat ng mga frontliners. Ipagdasal din natin ang bansang Canada na sinasalanta ng malakas na ulan at pagbaha. No? Naway ang ating mga kababayan doon at ang mga naninirahan doon ay protektahan sila ng ating Panginoong Diyos. Ipagdasal din natin ang lahat ng mga kapatid nating yumao sa mahal sa buhay, lalo-lalo na yung walang nakaalaala, ang ating mga separated brethren at ating mga departed loved ones na pumanaw na. At ganoon din, lalo-lalo na ang ating mga pagkakasala na malikiman o maliit na maipatawad sa atin ng ating Panginoong Diyos at makamta natin ang kapatawaran sa ating nagagawang mga pagkakasala. Kismalo. Ganoon din, isama po natin sa ating mga prayer intention ang ating mga kapatid na humingi ng panalangin para po sa kanila maagap na paggaling at lubusang paggaling. Katulad po nila Sis Grace Salamudin, Maria Elson Marhudyo, Sis Christina Patasni, Sis Lorena David, Jocelyn Kabutahe, Emma Huguil, Emmanuel Domingo, Daniel Nicolas, at Jason Pacheco, Julian Advincula, and Ruel Valdez. Ganun din para sa mga natatanging kahilingan, lalo na po ng ating kapatid na si Sis Jocelyn, sa lahat po ng mga kapatid na natin nasa Australia na sinasalanta po ngayon ng malakas na pag-ulan at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nawa po ang kahilingan ng ating mga kapatid na ito na tumigil na po ang patuloy na pag-ulan at para din po sa mga natatanging kahilingan nila Sis Nambi at ang pamilya at Sis Nanita and Robert Villarin, Senior and Bro Robert Medina. Ganun din para sa kaluluwa nila Gloria Salamudin, Gina Axelon at Clemente Olasimas at sa mga kaluluwa rin po sa purgatorio na way luwalatin at patawarin ng kanilang kaluluwa.
sa tulong po ng aming Inang Birheng Maria, nawa po aming Panginoong Diyos, ang pagsamo namin sa lahat ng aming mga kahilingan at panalangin sa iyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for the Divina Invitation. Hail, Queen of the Most Holy Rosary, my Mother Mary. Hail, at thy feet, I humbly kneel to offer thee a crown of roses, fully bloomed white roses, tinged with the red of the Passion, to remind thee of thy glories, fruits of the suffering of thy Son and thee. Each rose recalling to thee a holy mystery, each then bound together with my petition for a particular grace. O Holy Queen, dispenser of God's graces, and mother of all who invoke thee, thou canst set look upon my gift and fail to see its binding. As thou receive my gift, so wilt thou receive my petition from thy bounty, that thou wilt give me the favor, so I earnestly and trustingly seek. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Prayer for the increase of faith. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Prayer for the increase of hope. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. A prayer for the increase of charity. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first sorrowful mystery is the agony in the garden for true contrition for sin. Everyone who commits a sin is a criminal against the good God, so he should be punished. But Jesus, our Savior, came to take the sinner's place. We ask God to punish him instead of us, who really are the guilty ones. This suffering of Christ we call his passion. On Holy Thursday, after he gave us the Blessed Sacrament, he went into a lonely garden called Gethsemane. He looked ahead and saw all he was going to suffer. He saw all our sins, ugly, filthy, and evil. And the thought of his passion and our sins made him sweat blood. This blood poured down upon the ground in his agony. Then Judas came with the soldiers. Like a traitor, he kissed Jesus. O most sorrowful Mother Mary, meditating on the mystery of the agony of our Lord in the garden, when into the grotto of the Garden of Olives, Jesus saw the saints of the world unfolded before him by Satan, who sought to dissuade him from the sacrifice he was about to make. And his soul shrinking from the sight, and his precious blood flowing from every pore at the vision of the torture and death he was to undergo. They both sufferings
Dear Father, the future sufferings of His Church and His own sufferings in the Blessed Sacrament, He cried in anguish, Abba, Father, if it be possible, let this chalice pass from me. But immediately resigning Him to Himself, His Father's will, He prayed, not as I will, but as Thou wilt. I humbly pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. I bind these blood-red roses with a petition for resignation to the will of God, and humbly lay this bouquet at thy feet. The second sorrowful mystery is the scourging of Jesus at the pillar for the virtue of purity. Pilate, the Roman governor, knew that Jesus was not guilty, but all the people cried out for his death. And because Jesus had taken our place, God, his Father, was willing to let his son die. Pilate ordered him to be whipped. The soldier fastened him to the stone column. Then with heavy whips, they beat his back. Jesus suffered terribly from this scourging, but he did not cry out. For he knew how many people commit sins with their bodies. We sometimes call these sins of the flesh. So he wanted to suffer for their sad sins. He wanted us to be strong against this kind of ugly sin. O most sorrowful Mother Mary, meditating on the mystery of the scourging of the Lord, when at Pilate's command, thy divine Son stripped of his garments and bound to a pillar, was lacerated from head to foot with the cruel scourges, and his flesh torn away until his mortified body could bear no more, we humbly pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls to heaven, especially those most need of your mercy. I bind these blood red roses with a petition for the mortification of the senses and humbly lay this bouquet at your feet. Third sorrowful mystery, the crowning with thorns for moral courage. Jesus was the King of Kings, the King of the Jews. After the Roman soldiers threw, this was funny. Still, let's pretend that he is. One of them cried, for a joke, let's make him a crown. So they picked up a branch of cruel thorns and made it into a crown. They pushed it into the head of our Savior. It hurt him terribly. The blood ran down his eyes. The thorns tore his skin and reached toward his brain. Then the soldier put a reed in his hand. They threw a dirt red cloak over his shoulders. They laughed at him and cried, "Hail to the King! Jesus suffered all this because of our sins, of doubt and pride. O most sorrowful Mother Mary, meditating on the mystery of crowning of our Lord with thorns, when the soldiers binding about his head a crown of sharp thorns, showered blows upon it, driving the thorns deeply into his head, then in mock adoration knelt before him, crying, 'Hail, King of Jews, I humbly pray.' Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. I bind these blood-red roses with a petition for the virtue of mortification, O bride, and humbly lay this bouquet at thy feet. The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross for the virtue of patience. Pilate heard the people cry out, "Crucify him!" So Pilate ordered him to be nailed on a cross. But first he had to carry his own cross up to the top of Calvary. The cross was very heavy. The soldiers put it on shoulders and rubbed it against his torn flesh. They dragged him through the city and up the hill to die. The people laughed at him and threw rocks and mud. When he fell, the soldiers kicked him to his feet. Once along the way, he met Mary, his mother, but she could do nothing to help her dear son. Veronica ran out of the crowd and wiped his face with a veil. Some good women wept for him, and Simon was forced to help. O most sorrowful Mother Mary, meditating on the mystery of the bearing of the cross, when the heavy wood of the cross upon his shoulders, thy divine son was struck, weak and suffering, yet patient, through the streets amidst the revilements of the people to Calvary, falling often but breaks along by cruel blows of his executioners, I humbly pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. I bind these blood-red roses with a petition for the virtue of patience in adversity and humbly lay this bouquet at thy feet. The fifth sorrowful mystery, the crucifixion, for final perseverance. For 3 hours our dear Lord hung on the cross. He was taking on himself the punishment for our sins. He prayed to his Father in heaven, Father, forgive them. He forgave the terrible sinner who became the good thief. He gave us his own dear mother. He cried out because he was thirsty for our love. At length, he knew that God had forgiven our sins. Once more, we had a right to enter heaven. So he dropped his head and died. Greater love than this, no man has than to lay down his life to his friends. O most sorrowful Mother Mary, meditating on the mystery of the crucifixion, when having been stripped of his garments, your divine Son was nailed to the cross, upon which he died after 3 hours of indescribable agony, during which time he begged for his Father's forgiveness for his enemies. I humbly pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an end. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead our souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. I bind these blood red roses with a petition for the virtue of love of our enemies, and humbly lay this bouquet at your feet. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping. It is in the of tears. Turn then, most gracious God, your eyes of mercy toward us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, that is only begotten Son, Christ, life, death, and resurrection, have forsaken for us the reward of eternal life. God, we beseech you that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. Let us now pray the memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection implored your help or sought your intercession. Was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto thee, O Virgin as our mother. To you do I come, for you we stay, I stand, sinful and sorrowful. Mother, the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, but in thy mercy hear and answer us. Amen. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. Unto the Prince of Heavenly Hosts, by the power of God, Trust in Satan and all the evil spirits who wander through the world with the ruin of souls. Amen. The final blessings. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Amen. Holy Virgin, with thy loving child, your blessing give to us this night. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Amen. Okay, salamat. Sis Malu, lilipat lang ako. Ha? Sis Malu. Sige. Yan. Wait lang po, medyo ano yung kala. Yan.
Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayon ay naririto po muli tayo para sa ating alamin live Q&A, and meron po tayo ngayong topic, yung ating pong lesson na Peering Through the Veil. So I hope po na mamaya po ay i-present po din, tayo po ay magnilay at mag-aral para sa ating pag-aaral nito at pagninilay ng ating banal na ebanghelyo. At after po nung ating topic ay Q&A po, then prepare po kayo ng inyong mga question as usual po regarding po sa ating Catholic faith. So nandiyan na po sa ating comment section yung ating pong meeting ID and passcode. So open po ang pagpasok dito para mag-share at magtanong. Ayan. Mas maganda po talaga yung sharing at mas lalo nating napapalago at napapanalim yung ating pag-aaral na ginagawa sa ating pananampalatayang Katoliko at sa ating banal na kasulatan. So ngayon po ay meron ulit tayong Feeling Through the Veil, palay pang-anim na po ito nating na lesson. So simulan na po natin habang inintay po natin si Brother Mel. So I will share my screen. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. At ngayon po para sa ating pagsisimula ng ating pag-aaral na ito sa ating lesson, ay siyempre sisimulan po natin sa credo ng ating mga kapatid na Budyo. Ayan. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Echad, Ve'ahavda et Yahweh Eloheka, Bekal, Eba Bekal, Ubekal, Napsika Ubekal, Meodika, Ve'hayu, Hadebanim, Ha'ele, Eser, Anuki, Vezovika, Hayom, Al, Lebabeka. Rezinamtam lebabeka wegibartabam bezepteka bebeteka ibelepteka ibaderek ubezebeteka ubekumeka ukesartam liot al yedeka wehayu letotipot ben eneka Uketabtam al mezuzot beteka ubes ereka selam. Father, okay po, welcome po sa ating pag-aaral na ito, sa ating Peering Through the Veil, an introduction to the Old and New Testament with Second Temple Literature with exegetical approach. Sorry. So ang ating po topic ngayon ay regarding po sa genre. Ayan. So ang ito pong genre na ito ay isang mga categoric artistic po. So, yun ng genre na ito ay wait lang po yung aking ano yung aking yan.
regarding genre. Ayan po yung ating topic po ngayon ay it's all about genre. So matutunghayan po natin kung ano ang ibig sabihin nito at ano-ano ang mga kaugnayan nito sa ating banal na kasulatan para sa ating pag-unawa sa banal na Biblia na mga nakasulat doon. So genre, in order for us to understand a literary piece, we should know the type of literature we are reading. Ayan. In Filipino, we have bugtong or riddle, novela, mga folk tales, myths, tula or poetry, talinghaga or proverbs, alamat, legends, and awit or folk songs as type of literature. Each differ from the other since each type has a different perspective in life that it wants to convey. Ayan. Thus, we cannot use bugtong as a novela since that would be amusing. So, ayan. So, ito po yung meaning ng genre. Yung mga iba't ibang uri ng panulat na kung saan ay sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral nito, ng ating Peering Through the Veil, ay makikita po natin kung bakit ito ay kinakailangan natin pag-aralan at unawain kung ano yung tipo ng sinasabing literature. The same will be true with the biblical text. We have to learn the type of forms of the literature so we could identify the weight of the message it conveys. Ayan. So let us try to understand the categories of the works of the mind, just as we try to classify things around us for better understanding. Like, for example, we classify our books into fiction, general knowledge, drama, literature. Just like po dun sa ating mga library. Yan. We classify our relationship into relatives, friends, classmates, participant, facilitators, etc. This gives us ideas about the roles each play and thus be able to make sense of what is being treated. So ito po yung nagiging meaning. So naibig ipahatid ng ating pag-aaral na ngayon tungkol sa genre. We classify the types of literature into genre. Let us try to identify or distinguishing characteristic of the literature. So ito na po yung mga iba't ibang uri ng genre na dapat nating maunawaan. So what is genre? Ayan. According to St. Vincent, it refers ayan, to general artistic forms of human thought, which have their own characteristics and laws. They constitute classes or categories into which are classified the works of the mind. In German, the Gattung. Or genre is a group of things or being which have important or distinguishing characteristics in common with large literary entities. In French, genre are categories of work characterized by common laws and features. In English, this term refers to genus sorts of style, especially of art of literature, characterized by a certain form, style, subject, matter, or atmosphere. So ito pong genre nito, kung makikita nyo po dun sa ating last na topic, yung sinundan po nitong topic na to, yung dun sa creation story, kung makikita nyo po yung ating second creation story kung saan ito ibinase. So nakita po natin doon. Ito po ay galing sa mga Sumerian na mga manunulat at nanggaling ito sa isang tablet na kung saan yung kanilang mga forms of writing, especially in the literary writings, makikita nyo po doon kung saan ito nagmula at ito ay isang, sabi nga eh, tinatawag na parang isang pabugtong or parang suspense story yung Genesis 2 or yung second creation story. So, eto po, sinasabi dito na makikita natin to sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, yung mga tradition ng mga priestly
ayan, the Yahwehs, yan po ay mga iba't ibang uri ng mga manunulat na may kani-kaniyang tradisyon or style ng pagsulat. So, itatakal po natin dito yung isa-isa, bagamat ito po ay medyo mahirap at paano natin ito matatagpuan sa ating banal na kasulatan. So, sa pamamagitan po ng genre na ito, makikita natin sa ating, lalo na po sa Pentateuch or the first five books, ay makikita natin kung ito ba ay sulat ng Yahwehs, ng Deuteronomies, ng Priestleys. Ayan. So, dun po sa pagpapatuloy nun, makikita po natin. Pagpapatuloy ng ating pag-aaral nito. Genre identified in the Bible. In the biblical tradition, the scholars have been able to identify several genre which include, among others, those treated below. They are meant to assist in the interpretation of the biblical text. So here we go po. Ito na po yung kung paano natin uunawain. So yan. The laws. Ayan. The better part of the Leviticus Deuteronomy can be categorized as laws. These are usually called the mitzvot or the commandments. Include the 316 mitzvot. So ito po, alam naman po natin na pagdating sa mga pag-govern doon sa mga Israelita, so nilagay po itong mga batas na ito at matatagpuan natin ito sa Deuteronomy, lalo na po yung 316 mitzvot or the Moses law. The etiology. This refers to the study of causes. Thus, the storyline will always present the source of a certain name, situation, and the like. It can be a narrative providing explanation for a certain name or situation. Can be wordplay, an explanation of event like Genesis 47, chapters 13 to 26, which is about the land tax established by Joseph. So, ayan po. So, yung etiology nito, kailangan po nating maunawaan at ano nga ba yung meaning nito, at ito po ay mababasa po natin. Take down nyo na lang po, mababasa po natin ito sa Genesis 47, chapter 13 hanggang 26. Ayan. So, ito sa mga paniniwala. Ayan. And another, the rituals. This refers to a group of activity in ceremonials means. This can be way in communities carry out ceremonies such as the offering of the first fruits. Ayan, sa Deuteronomy 26 verse 1 hanggang 11, or prescription of sacrifices, sacrifice of law sa Leviticus 1:7. So yan. So kinakailangan din po nating i-consider itong mga ritual na mababasa natin sa Biblia kung ano nga ba yung meaning nito, at syempre hindi natin pwedeng ipagpalagay kung ano man yung pag-unawa natin sa panahon na ito kung hindi kung paano nila ginaganap ang mga ritual during that time. The genealogy. This refers to beginning or begetting. The biblical texts about genealogies are not intended to be historical records. It does refer only to bloodlines. Rather, it is more than blood. It traces ancestral descent and or relationship. It can be indicate ties formed by commerce, geography, and others concerning. It can be linear, giving only one line of a descent. Let's say 10 generations from Adam through Seth to Noah, from Genesis 5, and it can be segmented or branching, the list of the sons of Jacob in Genesis 46, verse 8 hanggang 27. So, another po na dapat nating i-consider yung mga genealogy, ayan, para mas lubos nating maunawaan. The sacral tradition. This refers to the origin of the holy places,
Mababasa po natin ito sa Genesis 28, verse 10 hanggang 22 and chapter 33, verse 18 hanggang 20. So another na dapat po nating i-consider yung mga sacral tradition na ito. So like for example po sa atin na mga Catholic na merong pinag-uugatan ang ating mga tradisyon o lalo na yung sa mga sacraments, hindi natin pwedeng basta ito isang tabi at kinakailangan natin itong maunawaan at mas maunawaan natin kung ano nga ba yung pinagmulan ng ating pananampalatayang ito at ng ating mga ginagawang ito. So another, the blessings, ayan. We haven't immersed in this tradition. We see ourselves giving and receiving blessings. Once a word is given out, it goes around the world and come back to one who utters it, and it should have been borne fruit. It's a form of speech imparting an efficacious power upon someone when given a deathbed. So ayan, so yung mga blessings na mababasa po natin. So basahin po nyo sa Deuteronomy 33. So makikita niyo po doon yung sa chapter na ito yung blessings na idinudulot nito sa tradition na ginagawa nila during the time sa mga kapatid nating Israelita. And it is called the Testament. Another, yan, very controversial, the myth. These are stories about gods. Ayan, small letter po ha. This is a culturally affected in the Philippines. Ayan, affected in the Philippines. We have various myths like malakas and maganda. It can be narrative about gods. In Genesis 6, 1-4, it can be story accompanying ritual. It designates a way of thinking, the metopoetic quality of a human thought. So yan. So sinasabi natin dito like yung pinagmulan ng tao, ayan, yung mga myth, yung sa creation story na ginawa ng ating or isinulat ng mga Judahites during that time. So ito po ay isang bunga ng isang mythology. So another part of the literary writing. So yung myth na ito ay hindi natin pwedeng iisatabi kung ano yung style ng kanilang pagsusulat during the time. So sinasabi natin na kahit na ito ay sinulat sa myth, but ito ay may simbolismo. May pinatutungkulan yung kwento na yon. So another, the saga. In the Philippines, we have various sagas or epic like the Epic of Ibalon from Bicol, Yag Nilamang from Ilocos, a long prose traditional narrative with an episode structure and develop around stereotype themes or object. It can be primal. J is strands of Genesis 1-11. So ito pong J na to, ito po ay parang isang code. So again, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral nito, dito makikita po natin yung mga different traditions ng mga writers during the time. A family, then Abraham's stories of Genesis 12-26, the heroic Moses in the J version, and the Exodus 3 and following. So ayan. So yung saga na yan, meaning ito yung long story. Ayan. Long story of the heroic achievement. So ayan. So sa last po natin, mas makikita natin kung saan natin matatagpuan yung saga na ito sa ating banal na kasulatan. Legends. It's a story about the wonderful whose purpose is to edify people who bears them. Its narrative is concerned primarily with wondrous, miraculous, and exemplary. It aims to edify, like
In Genesis 22, pakitake note na lang po yung mga verses na to, then maiunawaan po natin kung ano yung meaning nitong legend na ito sa Bible. Genesis 22 from verse 1 hanggang 19 and Numbers 25, 6 hanggang 12. So yan, another consider po natin sa ating pagbabasa at pag-aaral tungkol sa genre. Yan. Stories. We are very much at home with this. When we see movies, we are up to uncovering the story behind the film. Various plots can be generated therefrom. In the biblical tradition, particularly in Genesis, we have the story of Joseph or even the story of Ruth. It refers to a narrative with a plot that arouses interest by creating tension and resolving it. It may supply historical knowledge, but with certain amount of freedom. It may be oriented to entertain using folklore motifs. It is sometimes called a tale or novella, like, for example, the Joseph story or the Book of Ruth. So, yan po yun. And the last, our concept of history. Yeah. Our concept of history is different from the concept of the ancients. In this situation, we cannot equate our understanding of history with theirs. The Bible supplies history, but in forms of understandable to the ancient. Technically, therefore, this is not a story about a historiography, a category of a literature history, but applies more to the books of Kings rather than to the Torah. Modern standard of history cannot apply to the biblical records. However, the Bible supplies history in a various form. It does record events of the past, but not as a modern record them. It is called the historiography. It involves the chronological sequence, cause and effect relationship, selectivity, and etc. As a genre, it is found in the books of Kings, rather in the Pentateuch, with historical memories in the patriarchal and Exodus narratives. So, yeah. And the last, this survey shows that the saga, yan, is one of them. In the scripture, there are about three sagas, the Abraham cycle, the Jacob cycle, and the Joseph novella. When we take up, therefore, the story of Abraham, we should be able to identify it with the category, not consider the tale as a history. So meaning, most in the Kings, the Book of Kings, ay makikita po natin yung mga saga na ito or the long story of the heroic achievement. So ito po yung meaning po noon. So yan po yung mga dapat nating i-consider itong genre na ito. So meaning, ito yung mga, let's say, sa panahon natin ngayon, sinasabi nga uso sa or style ng pagsulat. So during the time, yan po yung dapat nating mga i-consider kung paano tayo uunawa doon sa mga nakasulat sa Biblia, lalong-lalo na sa mga nababasa natin, at hindi po natin ito pwedeng basahin ng sa atin lang own interpretation. So meron po itong mga historical events during the time na dapat po nating i-consider. So yan. Maraming salamat po. Sana po mapagnilayan natin at ang pag-aaral na ito o lesson na ito regarding po sa genre. Thank you and God bless us all. Maraming salamat. Yes, ang ganda. Ang ganda na pinaano mong saga. Yeah. So, po sa ating lahat. May mga katanungan po ba kayo tungkol sa dilatag ni Sis Malo para doon sa ating alamin, no? Napakaganda po.
So kung meron po kayong mga katanungan, eh, magtanong po kayo kung hindi niyo po naintindihan. No? Kaya dito po, pagka po tayo nag-aral ng exegesis, maiintindihan natin yung mga istorya ng banal na kasulatan. No? Hindi po kinabasa mo, ganun na po yung ating iintindihan. Hindi po ganun yun. No? Gaya na sinasabi po ng ating naglatag kanina, ito ay mga literature na panulat. No? Na during that time ay saganang-sagana ang mga Hebrew people, hindi lang Hebrew people, pati rin po yung mga karatig lugar nila, kagaya ng mga Sumerian, Babylonian, Egyptian, etc. No? May mga kanya-kanya silang literatura. Even ang ating mga kapatid na Hudyo, may sarili silang panulat na literatura. Kung paano nila sinasalaysay iyon sa pamamagitan ng pabugtong, patula, pakanta, pasalaysay, etc. etc. Yung kagaya ng nilatag na ating sis Malo, no? Sa napakaganda niyang inulatag, no? Ngayon, kung hindi ito naiintindihan, ng mga basa lang ng basa, magtataasan ng kilay itong mga to. Magtataasan na naman ito ng mga kilay pag hindi nila ito naiintindihan. No? Babakbakan na naman tayo, sasabihin, gumagawa na naman tayo ng kwento natin. Ay, hindi po. Hindi ako natatawa, yung mga nagtitiensan doon natin. May material po kaming ginagamit. Doon natin yung pinupulot, ba't daw kakaiba yung sinasabi natin? Kasi kakaiba sa pandinig nila, kasi hindi nila yun nakikita at naituturo sa kanila. Pero kung yun ay naiaral at naituro sa kanila, hindi na po yan magtataas ng kilay. No? Kaya sila na-amaze o nagkakaroon na kakaiba tayo kasi po, ang atin po dito ay yung pagpapalalim po natin sa pananampalataya natin kung bakit lubusan natin dapat maintindihan yung Bible o yung banal na kasulatan. No? Dito natin makikita. Okay, no? Sige po, Sir Elis, baka meron ka rin tanong, no? Kaya po namin, daw. Yes, kaya po namin yung inire-review dito. Ganong malalalim na kaalaman kapag yung ating mga separated brethren na bumanat na naman sa atin na may mga ganun ding alam at hindi natin alam yon, Siyempre, ma-amaze ka ngayon. Hindi mo yun masasagot. Diba? Kaya po namin dito yung inire-review para po kung makaharap po kayo lalo-lalo na alam naman natin yung ating mga separated brethren, nagkakatal din yan ng mga kasaysayan na pwedeng ipukol sa atin sa Biblia, lalo-lalo na yung mga kaibigan nating Muslim na kinakalkal yung mga sinasabi nilang pangbabasa sa ating Biblia na bakit ganito yung mga panulat. Sa pamamagitan po ng aming mga sinasabi, masasagot po natin yan kung bakit ganun yung mga panulat na ginagamit sa banal na kasulatan. No? Yun po ang dapat nating matutunan. Hindi lang po yung pagmimemorya ng mga verse at chapter. No? Kundi po yung mga nilalaman ng mga literatura na panulat ng mga sumulat po ng banal na kasulatan. Tandaanin niyo po, no? Kapag inaral niyo po yun, lalo po nating mamahalin, lalo nating yayakapin, at lalo nating paniniwalaan ang banal na kasulatan at hindi po natin ito pag-aalinlangan. Okay? Sis Malo, may tanong. Oh, yes. Kanina, meron tayong sinasabi doon sa genre na like for example, yung let's say for example, yung sa mga legend ba yun? Yung mga pinagsimulan. Yung myth. Dito na lang sa Askay Malakas at si Maganda. Yeah, and then, doon sa isang doon sa halimbawa, let's say for example, yung pinagsimulan ng kainta. Ayan, bakit siya naging kainta? So, yan. Ganun din po yan. During that time. Hindi, halimbawa, bakit siya tinawag na kainta? Let's say yung Tanay dito sa amin. Tanay, ayan. Meron siyang isang kwento. Yan, something like that. Tinawag na Tagaytay. Tinatawag yung Tatay, Tagaytay. Ganun ba yun? Dito man. Meron sila kanya-kanya kwento. Yan po ay makikita nyo doon sa pinakang munisipyo nyo. Yan. Sa pinakang munisipyo nyo. So yung style nung panulat na yon ay pwede po na ay yan po ay i-consider din natin. Yung Pasig. Yes. Para mas ma nalulunod na doon pangalan Pas.
Kaya sabi ng tatay, pass, sige, pass, sige, kasi lumalaban sa ano, sa malakas na agos ng ilog. Kita niya nalunod, nalunod na, lumubog na, ang nasabi na lang ng tatay. Ito lang po yan ni Bromel. May kanya-kanya pong kwento yung mga local government, nandun po yung history nila, bakit tinawag yung bayan nila. So same with genre yung mga sumulat nito sa mga writers nung sa Old Testament. Yeah, isang different style din po yan, isa sa mga style na kanilang panulat. So yan. Yung ano, yung Mandaluyong, tingnan mo yung Mandaluyong dito sa may ano. Yung Panda at si Luy. Hindi, nandun talaga, nakarecord dun sa ano. Yung, oh, nandun sa may ano, di ba? Ilanin ng overpass kung bakit tinawag na Mandaluyong. Panda nga, tsaka si Luyong. Oh, dun mo makikita, no? Tsaka itong, kung ang Bible ay may mga higante na myths, yung ating Pilipinas din meron, no? May myth, si Bernardo Carpio, no? Baka hindi nila alam yun, no? Si Cynthia, nandiyan dyan ba yung bakas ni Bernardo Carpio dyan sa Montalban, Rizal? No, yung tinatawag na bakas, na yung nag-uumpugang bato daw, kaya daw po napaghiwala yun dahil dun sa isang higanteng pangalang Bernardo Carpio. Si Cynthia, sikat na sikat yan, yung mythology na yan about higante na si Bernardo Carpio sa Montalban, Rizal na tinatawag na bakas. Tama ba si Cynthia Manalio? Oo, baka hindi ko po alam yan. Ah, hindi mo alam. Meron dyan sa Montalban, Rizal na yung bundok daw na naguuntugan, kaya makikita mo yung kamay na korting kamay na malaki, pinigilan daw yun ng isang higante na nagngangalang Bernardo Carpio. No, kung ang Bible natin, yung mga ano, may mga higante, tayo rin, meron din na mythology ng higante, si Bernardo Carpio. Doon natin makikita no, about creation story. Meron din tayong si Malakas at si Maganda. Kung sa Bible, merong Eva at Adan, ang Pilipinas merong Malakas at Maganda. Di ba? Di mo makikita kung gaano kayaman ang literatura ng ating mundo no? Sa iba't ibang panig ng daigdig. May kanya-kanya silang mga creation story. At istorya din ng mga giants sa kanilang mga lugar. Kaya huwag po tayong magtataka, no? Na kung sabihin natin na ito ay mga mythology dahil nga itong myth na to ay produkto lamang ito at ano ng ating human thoughts, no? No, lalo-lalo na yung mga gods and goddesses ng mga Roman and Greek, no? Mga human thoughts lang nila yan. Hindi talaga totoo yung mga diyos-diyos na si Zeus, si Mercurio, si Poseidon, etc., etc. Okay? May tanong, Sis Malo? Wala pa. Okay. So, yan. Q&A na po tayo. Then, yan. Tanong na. Ito, papasukin mo na, Sis Angie, yung mga inibitahan mo para naman may magtanong sa atin. So, magandang gabi po sa ating mga nasa comment section, sa ating mga viewers na talagang buong puso pong nagtsatsaga, nasamahan tayo dito, na nag-aaral at nanginilay ng ating pananampalataya katoliko at ng ating banal na kasulatan. Ayan. Magandang gabi po. Ayan. Si Bro Harry Caro. Ayan. Sis Kit. Ayan, magandang gabi po. Ayan, si Kumpare Renato Sumpay. Sis Lorena David. Si Marilu Pascual Nicolas. Si Enrique Jacobi. And Jojo Evangelista. And kanina si Bro Manny parang nanonood na siya. Magandang gabi po sa ating lahat. So kung may question po kayo, comment ano lang po dyan sa ating comment section. Yan. Yung inibitahan mo, Ma'am Angie, papasukin mo na para para magtanong. No? Magtanong dito sa atin na ating masasagot no, batay sa kaalaman na itinuro sa atin at sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo ay sasagutin po natin yan. Tandaan niyo po, tao lang din po kami kagaya ninyo, makasalanan, nagkakamali. No? Ako po, Bromel, ako siguro, igagather ko muna lahat yung ano. Ito sa isa sa magandang topic, so siguro hindi kaya to ng isang lang.
dahil syempre kailangan nating merong Q&A pa rin. Yung katulad po ng mga tanong kagabi kung bakit doon sa isang, lalo na po doon sa synoptic gospel natin, bakit doon, let's say for example, bakit doon sa kabila tatlo, like yung feeding of yung 5,000, bakit siya magkaiba pero pareho naman? So yung number nila, bakit magkaiba yung anghel doon? So na parang napapaisip po ako kagabi. Then sa tulong po nung pag-aaral nung ating quantity, geometry and the symbolical, ay let us first na siguro na ipapaunawa natin paano uunawain yung mga numerical study ng GWIS. Then bakit sa Bible merong ganun? Bakit doon tatlo dito sa isa? Hindi siya magkapareho but same ano lang siya. Same, ano pangalan nito? Yeah, same na pangyayari. Yes, bakit doon? Yung mga numbering, ayan. So, i-ano ko po muna yung aking materials at i-present po namin sa inyo po. Dito sa ating tanong po, how to be overcome temptation, no? Sa pamamagitan ng pagtitigil mo sa sarili mo. Pag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa isang temptation, ma-overcome mo ito, no? Tandaan mo yan, no? Din sa pamamagitan ng pagkontrol sa sarili mo by the power of God sa tulong niya, ay matatalo mo yan, kagaya ni Kristo, di ba? Paano na-overcome niya yung temptation ni Satanas? No? Sa pamamagitan ng kapangyarihang taglay niya at ng kanyang pagiging, ano tawag ito? Yung kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos na kinakailangan mag-fasting, mag-ayuno, mag-ganyan. Kaya na-overcome niya yung temptation na ginagawa ni Satanas sa kanya. Ganon din tayo, ma-overcome din natin yan sa tulong ng Diyos basta tayo ay hindi magpapadaig. No? Pero kung nagpadaig ka, talo ka. No? Yun lang yan. No? Nasa sayo yan kung paano mo yan i-overcome. Pero ang suggest ko sa'yo, no? Through fasting and prayer, then pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun, dun mo ma-overcome yan. No? May sabi ni Sis Kate. So ito rin yung lagi, minsan naririnig nyo sa akin na yung natutunan ko dun sa isang matandang lagi kong kasama dun sa Divine Mercy apostolate namin, si Sis Lita. Lagi niyang sinasabi sa amin. Lagi niyang sinasabi yun sa amin every time na meron kami Bible study, na bago ka pa magalit, bago ka pa magwala, bago ka pa may gawin. Mga temptation niyan sa atin eh. Magdasal ka na daw muna. Totoo yun, Sis Kit. Yan. Magdasal ka na muna para malesen, makalma, pampakalma ba? Parang something ganun. Totoo po yun, effective. Ano? May tanong pa? Yes. Effective po yun. Bago ka pa magalit, magano. Yung iniimitahan mo, iniaabangan namin dito na magtatanong. Yan. So, yan po, Bro Renato Sumpay, ha? Yan. Bromel, kiniklaim ng Mormon, sila daw ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal, ng mga huling araw. Madami naman nagkiklaim. Marami hindi lang naman Mormons eh. Pero lahat. Huh? Libong denomination. Hindi lang ang mga Mormons. No, madami eh. Dito nga sa Pilipinas, ang katerbang nagkiklaim na sila yung true church eh. No? Yes. Hindi, wag ka na magtaka dyan. No? Tandaan natin, no? Lahat ng mga nag-claim na sila ay true church, pero kapag din-raise back mo kung saan galing yan, produkto lang yan at founded lang yan ng mga sino mang tao dyan. No? Yung mga founder niyan, mga nawala na. Pero yung founder ng tunay na simbahan, nag-resurrected, mananatiling buhay magpakailanman ang tunay na founder ng simbahan. Pero yung mga founder nila hanggang ngayon nakahinlay sa living yan. No? Doon mo lang ma-trace back yan eh. Na ito bang mga simbahan na ito na tumayo? Actually, sabi nga sa pag-aaral namin, hindi naman talaga sila matatawag na ano, na true church, no? Sila ay matatawag na community. Community lang sila ayon sa pag-aaral ng theology. Matatawag nang sila lang ang nag-claim na church sila, but sila lang po ay community.
No? Sabi din sa aming theology class, no? Community lang sila. Sila lang ang nag-declaim, nas judge sila. Pero kung titingnan daw natin, sila ay community. Kasi sila yung humiwalay sa true church. Nagtayo ng sarili ng community. No, yun po yung sagot natin dyan, Renato Sumpay. No? Dagdagan mo na lang, Sumpay, Renato. Sumpayan mo. O Renato, dapat dito ka na lang sa loob. Yan. Okay, next. So, another question po. Payan mo na lang, Renato. Romel, paki-explain po ng separation of church and state. Taga na natin sinabi dito yan. Di ba? Actually, nung araw, bro, sino'y nagtatanong? Magkasama kasi yung church and state na yan, no? No? Nagkaroon lang ng hindi pagkaunawaan yung papa at saka yung sa England yata, no? Doon kaya nagkaroon ng division niya. Yata pero, yan nagkula. No? Doon yan nangyari. Pero nung araw kasama yan. Doon natin makikita na magkakasama talaga sila, no? Hindi sila magkakahiwalay. Sige, Sis Malo, bigyan mo nga ng sa CCC. Tinalakay na natin yun eh. Anong paragraph? Wait lang. Anong sa likod, nando doon? Baka na yung akin. Oo, nando doon. Nando doon. No, kasi itong mga sa atin, mga clergy, sa kanila, sa estado, tinatag natin mga secular authorities. Sa atin yung clergy, no? Yung sino yung mga clergy na yan? Binubuo yan ng mga religious leader natin, no? Kagaya ng paro, kagaya ng obispo, mga gano'n, no? Sila, tinatawag na sa, ano tawag dito? Ano yung sinabi ko? Sila yung clergy at saka yung secular authorities. Yan yung sa government, no? Pero nung araw, magkakasama yan. Kung ano yung power ng king, yun din ang power ng folk during that time. Kaya lang nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Kaya nagkaroon ng tinatawag ng separation of church and state, no? No? Yun po yung ating ano dyan. Nandiyan dyan yun sa CCC. Sandali, kukunin ko yung CCC ko. Sandali ah. Sa ulita ka muna, Sis Malo. The 1987 Constitution. Ano, nakita mo na? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Hanapin mo lang dyan lang. Ginawa ko na para masagot natin na galing mismo sa CCC. Yan. Wait lang po ha. Wait lang po. Babasahin natin yung nasa CCC. Okay. 1910, Sis Malo. 1910? Hindi 1910. Iba yan. Okay. Sandali. Hanapin natin. Hindi 1910 ka lang. Mali yung akin na kita. Okay. Wait lang ang hinahanap natin dito. Tingnan natin dito yung church and state. Church and the Secular Institute. Basahin mo muna yung 928 to 29. Yung Church and Secular Institutes. Basahin mo yan. 928. Wait lang po. Basahin mo. So, 928 po. Okay.
29, basahin mo. Ang institusyo o secular ay isang uri ng bayan na konsagrado kung saan ang mga binyagan, bagamat namumuhay sa idigdig ay naghahangad ng pagmamahal at nagsisikap na ikapagiging banal ng daigdig mula sa loob nito. Sa pamamagitan ng isang pamumuhay na lubusan na ganap na nakatalaga sa pagiging banal, ang mga kasapi ng mga institusyong ito ay nakikibahagi sa gawain ng ebanghelisasyon ng iglesia sa daigdig at mula sa daigdig na kung saan ang kanilang gawain ay gumaganap na tulad ng lebadura. Ang pagtuo ng kanilang buhay Kristiyano ay naglalayong ayusin ayon sa kalooban ng Diyos ang mga bagay-bagay na temporal ay punuin ng daigdig ng lakas ng ebanghelyo sa pamamagitan ng mga buklod na banal, sumusunod sila sa mga payong ebanghelyo at pangangalagaan ng pagkakaisa ng diwa ng kapatiran ayon sa kanilang sariling uri ng pamumuhay na sekular. Okay. Sa paragraph 22, 44 to 46. Ito yung principle ng simbahan sa church-state relationship, no? Church-state relationship. Ito yung principle ng 22, 44 to 46. Paragraph. Ang ganda niyan. Basahin mo. Sabi dito. Pwede ka? Nakita mo na? Oo. Ang lahat ng institusyon. Ipamagat ang pamayan ng politika at ang iglesia. Ang lahat ng institusyon ay nagtataglay ng isang pananaw ng tao at ng kaniyang layunin, na dito nakabatay ang kanyang mga hatol, hirarka at mga simulain, linya ng kondukta. Ang karamihan ng mga lipunan ay nagtakda ng kanilang mga kautusan alinsunod sa kahigtan ng tao sa mga bagay-bagay. Tanging ang relihiyong tatag ng Diyos ay kumikilala ng maliwanag sa Diyos na may likha at manunubos simula at hantungan ng tao. Inaanyayahan ng iglesia ang mga pamahalaan ng sibil na umatol at magpasiya alinsunod sa liwanag ng katotohanan ukol sa Diyos at ng tao. Ang mga lipunan nagwawalang bahala sa ganitong inspirasyon o tinatalikan sa ngalan ng kasarinlan sa Diyos ay napipilitang hanapin sa sarili o ang kaninang isang ideolohiya na may ibang mga referensya at layunin sa pagtanggi ng isang kriteryo objektibo at mabuti at masama. Nangihimasok sa tao at sa kanyang destino sa paraan ng isang kapangyarihang totalitaryo ng hayagan o patago gaya ng mga makikita sa ating mga kasaysayan. 45. Ang iglesia dahil sa kanyang misyon at kapangyarihan na hindi nakikiugnay kailanman sa pamayan ng politika. Yan yung separation church and state, no? 22-45, tuloy. Ay tanda ng tagaingat ng karakter at transcendente ng persona ng tao. Ang iglesia ay gumagalang at nagtataguyod ng kalayaan sa pananagutang politika at ng mga mamamayan. Nauukol sa misyon ng binabasa ng nung mga nag-aaway sa kanilang kandidato, no? Itong paragraph 22-45, no? Uulitin ko, ang ganda, oh. Ang Iglesia Katolika dahil sa kanyang misyon at kapangyarihan na hindi nakikiugnay kailanman sa pamayan ng politiko ay tanda at tagaingat ng karakter transcendente ng persona ng tao. Ang iglesia ay gumagalang at nagtataguyod ng kalayaan at pananagutang politiko ng mga mamamayan. Dapat yung mga nag-aaway sa politiko, yung mga nagmamanok-manok sa politiko, dapat binabasa nila to para hindi sila nag-aaway. Kung sino yung mamanokin nila, no? Tuloy, 2-4-6. Nauukol sa misyon ng iglesia ang humatol ng
moral tungkol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kaayusang politiko kung hinihingi ng mga karapatang pundamental ng persona o ng kaligtasan ng mga kaluluwa habang ginagamit ang lahat ng paraan na alinsunod sa Ebanghelyo at sa kabutihan ng lahat ayon sa uri ng mga panahon at mga kondisyon. Dapat ito yung binabasa ng mga nagtatalo tungkol sa politiko, no? Na okay lang tayong makisalamuha sa politiko pero huwag naman sosobrahan, no? No, sapat na yung nagbigay tayo ng alaa, ng paalala, gumamit ng sa pagpili ng pagboboto, yung katapat, walang bahid na korupsyon, sapat na yun. Pero ako yung magbabanatan, kapwa katoliko, o magkakaibigan, nagkakawata-kwata, basahin niyo po yung CCC, no? Para matigil yung ahawayan niya pag sa politika, no? Yun po yung sagot natin, okay? Sino yung nagtanong nun ng Church and State? Si Kumparing Renato. Okay. So diba? Si Kumparing Renato Sampay, magmamanok to ng politika. Sige, next. Bro Trevias, baka may nagdag ka. Ano bang kulay ng manok mo? Kulay pink o manok na pula? Manok ako na naman po manok na asun. Ang opinion ko po sa mga politiko, no. Lahat naman niya may kapintasan. So pipili lang tayo dun sa less evil. Yun ang pipiliin natin. Yun ang po yung sa akin. Correct. Tama naman. Choose the lesser. Ika nga sa kasabihan, choose the lesser evil. Na, walang tao sa ibabaw ng mundo, no, lalo-lalo na sa politiko, ang walang bahid na kapintasan. Meron niyang mga kapintasan. Hindi lang na ibubulgar, no? Tandaan natin, ang tao dito sa atin sa ibabaw ng mundo, no? Tayo mga tao, lalo-lalo sa politiko, may mga kapintasan din po 'yan, no? Na hindi lang ibistado sa publiko, no? 'Yun po ang dapat nating itanim sa isipan natin, no? Wala pong perpektong politiko. Tandaan niyo 'yan, dahil tao din 'yang kagaya natin, nagkakasala, nagkakamali. Wala pong perpektong politician. Tandaan niyo 'yan. May mga bahid din po yan na mga pagkakamali, pagkakasala, dahil tao din po yung kagaya natin. No? Kaya nga sabi nga, choose the lesser evil. Yeah, may tanong si Bro Manny. So, ano po tayo ha? Sharing. Tanong po, dahil sa batas, may pagsuway at kasalanan. At dahil dito, need ng Redeemer sa makatuwid, kung walang batas, di need ng Redeemer. Ano ang unawa at paliwanag nyo dito? Batas. Kasi pumasok ang kautosan, ay pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon ng batas. Kung walang kasalanan, walang batas. Diba? Yun lang yan eh. No? Si Eva at si Adan, kung hindi nagkasala yan, no? At yan ay naging masunurin sa Diyos dun sa Getsag, dun sa Getsemane tuloy, dun sa Garden of Eden, eh walang pangakong Redeemer na darating kasi nandito na sa kanila lahat eh. Nandito na yung pagiging likeness and image nila as sa kagaya ng kalarawan ng Diyos. Nandito na yung sanctifying grace. Hinihanda na lahat ng Diyos yung pangangailangan nila bago sila ilagay doon. Kumbaga ano sabi nga, wala ka nang hahanapin pa. No? No, nandito na lahat. Hindi ka mamamatay, hindi ka magkakasakit. Wala kang walang pagkakasalang magaganap doon. Pero nung pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon na ng katubusan para tayo ay iligtas. At nagkaroon na ng redeem dahil nga doon sa pagpasok ng kasalanan. At dahil sa pagpasok ng kasalanan, nagkaroon na ng mga batas. Kaya kung tingnan mo, no, ang Diyos nagbigay ng Decalogue, yung Ten Commandments. Bakit? Kasi makikita niya, itong mga Israelita, ang daming nilalabag. No? Sa kalooban ng Diyos at lalo-lalo na sa pansarili nilang pamumuhay, nilalabag nila, no? Yung mga nagbigay na nga ng mitzvot, nilalabag pa rin nila yan, no? No? Yan sabi niya, no? Sa, nasabi ng banal na kasulatan, pag nung dumami ang kakaito-ito, basahin natin, sis na, no? Sige, ikaw naman muna ang sumagot. Hindi, may ano si Bro Manny, may pinupunto, happy niya, hindi po
dahil sa batas ng Diyos na huwag kumain, sino pa po yun kaya nagkasala? So, ibig sabihin, during that time, may batas na yung Diyos. So, ang tanong niya dito ay kung wala ba yung batas na yon ay hindi magkakaroon ng yung batas na yon, let's say for example yun nga yung inutos to, so meaning parang ito yung equivalent ng batas ng Diyos na wag niyo tong kainin dahil dito pagsuway kasi, nga, kung walang pagsuway no, kung walang pagsuway walang kasalanan. Sige. Sino? As Bro Edward, ito. So, liliwanagin ko muna ha. Liliwanagin ko muna. So, ang tanong ni Bro Manny, tanong dahil sa batas may pagsuway at kasalanan. Dahil dito... Sandali. Doon sa sa Garden of Eden, meron ang ibinigay na panuntunan ng Diyos doon eh. Bago sila nakasuway eh. Tingnan mo muna. Ang sabi ng Diyos, makakain yung lahat, no, sa punta so, tayo. So, meaning nga yun, yung equivalent ng batas. Pansinin muna natin yung sa creation. Sabi ng Diyos, nung nakalikha niya na, nandito na sa Eden Garden ang ito, nagbigay na ng panuntunan ng Diyos. Sabi niya, maaaring nyo kainin lahat ng bunga diyan. Ngunit, may batas na agad, no? Meron ng palatuntunan, no? Tuntunin yung binigay sa kanila. Ngunit, huwag ninyong kakainin yung nandito na prutas, no? Yung fruit of knowledge, tree of life, at saka yung fruit of knowledge, no? No? Yun na, no? Tingnan mo, ha? Wala pa silang ginagawang action doon, pero may tagubilin na yun, Diyos. Nauna yung yung palatuntunan o yung tuntunin na dapat nilang susundin na mayroon ang ipinili ng Diyos. Pero wala pang kasalanan nagaganap. Pansinin mo yan. Sige, sis, malutuloy. So yun nga. Bro Edward. May dadagdag lang po kay sa si Amin. Ito yung question. Gusto ni Bro Manny yung question. Sabi dito, dahil sa batas, may pagsuway at kasalanan. So, meaning, yung sinabi ng Diyos na huwag niyong kakainin nito, so yun, equivalent batas. And sabi dito, at dahil dito, need ng Redeemer. Sa makatuwid, kung walang batas, ay hindi need ng Redeemer. Ano ang unawa at ipaliwanag na dito? Sige, Bro Edward. Hindi yung, kung walang nagawang pagkakasala at paglabag, wala talagang Redeemer na tutubusin. Ano tutubusin sa atin? Wala namang ginagawang masama o pagkakamali yung ating mga unang ninuno kung hindi sila nagkasala. Kasi natutubos nun. Walang tutubos. Kasi hindi naman nila nalalabag eh. Diba? Diba? Walang Redeemer na darating dahil perfect nga yung taong ginawa ng Diyos. Walang bahid kasalanan. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ganyan, no? E kung hindi sila nagkasala, wala talagang darating na Redeemer. Hanggang ngayon, tayo ay namumuhay ng payapa, walang sakit, hindi namamatay, etc. Dahil nga sa paglabag doon sa patungkunin na ibinigay ng Diyos, kaya nagkaroon ng Redeemer. Dahil ang kanilang pagkasalanan ng Diyos, natural, ang laking ano yun, Diyos din ang may kakayahang mag-redeem ng kasalanan napakalaki na ginawa nila doon sa Getsemani. Ay, Getsemani sa Garden of Eden. Getsemani, tuloy ako lang. Sa Garden of Eden, correction pala. Okay? Sige, sagot. Yes, Bro Edward. Sige. Ganito po, no. Bago ilagay yung batas ng Panginoon sa kila Adan at Eva, naglagay muna ng batas ang Panginoon Diyos kay Lucifer muna. Kasi ang sabi ni ng Panginoon Diyos kay Lucifer. Kasi hindi pero, kay Lucifer na batas. Ito po sa akin pananaw. Ito po si Bronel. Sabi ng Panginoon Diyos kay Lucifer, paglingkuran yung mga nilalangga. Paglingkuran. Kasi ayaw magpakababay ni Lucifer sa mga nilikha niya sa tao.
lalo na kay Maria na supposedly dapat paglingkuran niya. Eh dahil sa pagka gusto niya malayo yung ano mo ang tinatukoy ni Sir Manny dito, yung batas doon sa pagsuway ng ating mga ninuno, no? No, mamaya na isasabi mo na natin yan yung sinasabi mong batas kay Lucifer na siya ay sumuway sa Diyos, ganyan. Kung titingnan natin yung Bible, wala namang ganun sa Bible na kagaya ng sinasabi mo. Nandito doon yan sa apocryphal books, no? Nasa apocryphal books yung sinasabi mong mga ganyan. Ito ang gagamitin natin, yung argumento na sinasabi ni Sir Manny. Dito tayo magpo-focus. Sa kanilang si Lucifer, tatalakay natin yan. Dito po tayo. Sige po. Yung ano yung tanong, ulitin mo nga, Sis Malo. Dahil sa batas, may pagsuway at kasalanan. Dahil dito, need ng Redeemer. Sa makatuwid, kung walang batas, di need ng Redeemer. Ano unawa at paliwanag nyo dito? Okay. Kasi sino ba yung i-redeem? Kasama bang i-redeem si Lucifer dyan? Kasi nagkasala rin ito sa Diyos eh. Hindi kasali dyan ang mga demons, no? Sa tao yan, patungkol, yung tinatanong ni Sir Manny, no? Tandaan natin, walang redeemer, walang redeem na mangyayari sa mga fallen angel, no? Kaya hindi natin pwedeng i-apply yung sinasabi ni Bro Edward, no? Kasi kailangan ng redeemer. Ang mga fallen angel na nagkasala sa Diyos, walang redeemer yan. No, walang redeemer. Tao yung pinatutungpalan niya rito, hindi kasama yung mga anghel dito. Dahil ang mga anghel, nung nagkasala, walang pangakong redeemer. Pero tayong mga tao, lalo-lalo yung ating mga ninuno, ay pinangakuan ito ng redemption. No, dito tayo sa tao, hindi sa mga angel. Sige, sige. Sir Trebias? Sige po, Sir Trebias. Yung sa akin, ang tanong dyan, no, kailangan ba ng batas? Importante ba ang batas? Kung walang batas, anong mangyayari? Gulo. Diba? So, unang-una, sa tingin ko, importante yung batas. Eh. Ngayon, kung sakaling walang batas, hindi importante ang batas. So, wala kang susundan. Diba? Wala kang paglilingkuran dahil walang nagbibigay ng batas. Eh. Diba? So, sa tingin ko, wala ka rin magiging kasalanan. Diba? Ika, bro. Yes, Chappy. Parang masabing Chappy. Okay. Chappy. Naririnig na po. Chappy bro, Trebias. Hello. Chappy pa rin. Oo, bro, Trebias. Wala, bro, Trebias, Chappy. Si Chappy, kasama ni Porky, di ba? Yan yung ano yun. Yes, okay. Tama naman yun. Kung walang batas, wala talagang, hindi magkakaroon ng, kaya nagpapataw ng batas dahil sa posible na posible ng tao. Chappy. Bro, Trebias, Chappy pa din. Oh, sige, next time na lang sa iba na lang. Sige. So, ayan. Tama, yung na medyo nakuha ko yung ano ni bago nag-Chappy na tama yun. Dahil nagkakaroon ng batas dahil na ang posibleng ang tao ay magkakasala. Ayan. Katulad nga ng nangyari sa mga Israelita during ng paglabas nila doon sa Egypt. To. Ayan. Nakikita ng Diyos kung ano yung mga pwede nilang labagin doon sa kanyang pamamahala o yung sa kanilang paglilid sa kanila. So nakita ng Diyos doon sa batas na yon na kinakailangan lalo na yung 316 mitzvot
dahil lagi nga silang nagkakasala, kaya nag-exist yung batas na yon. So kung wala yung batas na yon, yes, possible na walang i-redeem. Kung hindi, tako talagang marunong sumunod yung sabi ng banal na kasulatan, si Senyoludo, Roma 4:15, no? Ang kautosan ay may kalakip na poot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautosan, wala ring paglabag. Okay? Pag walang kautosan, ang paglabag, no? Okay. Sabi pa rito, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautosan. Ngunit kung walang kautosan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Roma 5:13. Ayan, no? Sa Roma 7:8, ngunit dahil sa kautosan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat walang kasalanan kung walang kautosan. Ayan. So, yun yun. Yun ang sagot ko doon. Okay. No? Bible verse na yan. Yan ang sagot ko. Okay, pangalawang tanong daw. Sinubok ba ng Diyos ang mga anghel? May batas din ba na ipinagbawal sa kanila katulad sa tao? Actually, no, kung yung tao na kanyang kalarawan, no, yung akin lang, yung akin view to lang ni Brumel, no, hindi ito view ng simbahan, no. Sa akin lang ito, no, Sir Manny, no. Ito yung view ni Brother Mel. Kung ang tao na kanyang nilikha ay binigyan niya ng ganon, gano'n pa kaya yung kanyang mga anghel na nilikha niya, nakasama niya, ay hindi niya rin mabibigyan ng ganong tuntunin para sa kanyang kalooban? No? Tandaan natin, no? Kung tao na kanyang kalarawan ay binigyan niya ng alituntunin, yung pa kayang mga anghel na naglilingkod sa kanya at sumusunod sa kanya ang hindi niya bibigyan ng tungkunin kagaya ng sa mga tao na natin na ibinigay sa atin. Meron din yan. Hindi lang natin yan mababasa sa Bible. Kaya nga, nagkaroon ng tinatawag na rebellion, no? Yung tinatawag natin digmaan sa langit na sumiklab during that time. Yung tinatawag nga natin naglaban si Archangel at saka si Maan Michael Archangel, si Michael the Archangel at saka si Lucifer. Dahil nga doon na nag-aklas, no? Kumbaga na merong kudita sa termino natin gagamitin, may kudita. Bakit? Kasi merong nag-disobey during that time doon sa mga angel na yon, no? Kaya sila tinawag na fallen angel. Mga nag-disobey. Bakit? Wala ka namang i-disobey kung walang kaligtuntunin ibinibigay sa iyo ang Diyos. Di ba? Gaya na sinabi, kung walang kautusan, walang paglabag sa batas at walang, ano, sabi ng banal na kasulatan. No, hindi mo natin mababasa yon. Pero kung titingnan natin, kung tayong tao na kalarawan ng Diyos ay mayroong alituntunin, gano'n pa kaya yung maangin na sa kanya ay naglilingkod at sa kanya ay appealing niya. No? Yun lang po yung aking view doon, Sir Manny. Yes, Sis Malo. Yun ba naman pasagutin natin? Hindi, dito. So, sa makatuwid, dahil sa batas, kaya may redeemer. At kung di dahil sa batas na ito, may sinuway. Kaya need ng redeemer. Ng tao. Pero yung mga fallen angel, like Lucifer, hindi sila nangailangan ng redeemer eh. Kasi may perfect will yan. Tayo wala tayong nalabag nila yon. Oh, wala na. Tayo meron tayong tinatawag nating ano, yung pagbabalik-loob, no? Itong mga ano, itong mga demons, walang ganoon nakagaya ng sa atin. No? Yun yun. Kaya wala silang redemption na pangako. Pero sa tao na kanyang kalarawan, no, bagamat tayo ay inanyuan lamang sa lupa, no? Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng katubusan dahil tayo ay talagang kalarawan at kanyang likeness at image. Tandaan natin, yung mga anghel ba, ako naman magtatanong kay Sir Manny, yung mga anghel ba ay likeness at image din ba sila ng Diyos? Dito po sa loob, yung bang mga angel ba ay likeness din ba sila at image din ba ng Diyos? Gaya ng tao na kanyang nilikhang likeness and image of God? Isagot niyo po.
Kasi yung tao, sabi doon, at nilikha niya ang tao ay sa kanyang larawan at wangis. Ang tanong, yung angel po ba ay nilikha niya rin ba ay sa kanyang larawan at wangis? Sino po? Yun po yung ibabalik nating question at magandang katanungan niya na dapat natin yung sagutin din dito. Okay, Sis Malo, ikaw, anong tanong mo? Anong sagot mo doon? No. Iniano ko yung... Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Ang tanong, ang mga angel din ba ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis? Kasi ang mga angel kapag nagpapakita sa ano ay kagaya ng magiging binata, di ba? Kagaya ng tinalakay natin. Tao in a form of man, di ba? Sabi doon, no? Na makikita mo, kagaya yung sinabi ni Bro Trevias, nagpakita doon sa Sodoma at Gomorrah, saan yung tao. Ngayon, ang anghel ba ay likeness and image of God? Kagaya rin ba tayo? Kagaya rin ba sila na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis? Yes. Yes nga. Okay, Sir Manny, kaya papasukin natin dito. Siya naman yung pasagutin natin. Tingnan natin. Sir Manny. So ano daw yung batas o tuntunin doon sa mga angel at bakit naparusahan ang mga angel? Ano yung, actually, kung babasahin natin ngayon, yung banal na kasulatan, wala tayong mababasang ganun, you know, na may alituntunin ibinigay. Pero kung pupunta ka sa apocryphal books, gaya ng kinikwenta ni Bro Edward, doon niya pinulot yun eh, na si Mama Mary daw pinasasamba doon sa anghel, si Adan daw pinasasamba din ni si Lucifer doon sa tao, no? Sa apocryphal books yun, pinulot yun ng Quran, nasa Quran yun. Yung si Adan pinasasamba kay Lucifer, ayaw ni Lucifer nagalit. Kaya, sabi ko Bro Mel, yung paglingkuran yung tao, kasi kasi sa langit, mas mataas yung tao kaysa anghel. Pero kapag tayo pag nasa impyerno, mas sa nagpapakataas yung mga si sila Satan kaysa sa mga sinumpang tao or damn soul sa impyerno. Inaalipin na na nila Satan yung mga napunta sa impyerno ng mga namatay na tao. Pero sa langit, ang mga anghel naglilingkod sa mga santo at santa ng mga tao. Kasi yung pag namatay, magiging kagaya din ang mga anghel sa langit, hindi na mag-aasawa. Pero hindi sila magiging form as an angel, no? Magiging kagaya din ang mga anghel na hindi nag-aasawa, no? Doon natin makikita, no? Sabi doon sa Acts 7.53, bro, Mel. Ha? Acts 7.53. Basahin mo. Tinanggap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. So meaning meron ding tuntunin na ibinigay sa yes, because may will din eh. May will. Oh, hindi yun magre-rebelde sa Diyos at hindi yun magdi-disobey kung walang pautosan o alituntunin ibinigay sa kanila. So, hindi lang po Bro Manny naka-specify yung pautosan na yun. Sa kanila. Pero meron silang disobey. Kapag ikaw ay nag-disobey, ibig sabihin may ginawa kang paglabag. Di ba? Kapag ka ikaw po ay... Alituntunin na binigay din sa kanila. Meron din. Hindi lang natin alam kung ano yung mga alituntunin. Wala po sa ano eh. Matatawag na lumabag ka, wala namang alituntunin ibinigay. Ano yun? Di ba? Meron din. Kaya tinawag sila na nag-rebelde. Naging rebellion sila. Ibig sabihin, meron silang dinisobey na alituntunin na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Dahil rin, merong ibinigay na alituntunin ng Diyos para sa tao at dahil nga doon sa halaman ng Garden of Eden, ay nilabag din nila, nag-disobey din sila. Kaya merong paglabag, no? Kasi kung walang paglabag, walang rebellion sa langit. So meaning Bro Manny, katulad din ng batas na binigay sa tao, be obedient. Ayan. Katulad din sa mga anghel na kanyang kinreate at ganun din sa tao na tayo ay maging tapat at masunurin. So siguro po yun ay same with ano din
pareho rin po yun doon sa mga anghel na kanyang create. So, meaning, magkaiba lang tayo doon sa, nagkaiba lang yung sa will ng tao at ng anghel. So, meron silang perfect will na once na nagkamali ay, yun, walang mag-redeem sa kanila. So, tayo bilang kalarawan talaga ng Diyos at sa kanyang malaking pagmamahal sa tao ay ipinagkakaloob pa niya yung pagpapatawad. So, may pagpapatawad eh. Diba? So, yun po, Bro Manny, siguro yung pagiging tapat at masunurin. Same with the na ibinigay na alituntunin sa anghel at sa Diyos. Hindi sila naging tapat eh. Ibig sabihin, hindi sila sumunod sa utos ng Diyos, no? Okay. Ito, pababasahin natin. So sabi niya, batas daw yun sa Eden, huwag kumain sa mga anghel. Sa mga anghel ka. Ito, oh. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan. Ibig sabihin, talagang may sinuway sila. Hindi sila nanatili sa kanilang kalagayan. Eh. Meron silang nilamag. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan kaya sila ginapos ng Diyos. Kaya hindi rin silang kaparusahan. Pag walang paglabag, walang kaparusahan. Nandun natin makikita. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Bakit sila nagkasala? Dahil meron silang nilabag na alituntunin. 2 Pedro 2:4 yan. Hindi pinatawad ng Diyos. Yung una sa Judas, pinabasa yan. Judas 1:6. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y tinapon sa impyerno kung saan sila'y ginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng pag-upaw. Yan. Yan natin makikita. No? Bakit hindi sila napatawad at wala silang redemption? Kasi nga, iba yung kanila. Eh. Perpetual yung sa kanila. Pag sinabi nilang ayaw namin, ayaw nila. Hindi na nila yung mabinabago. No? Doon natin makikita. Meron din silang alituntunin na hindi nasunod sa Diyos. Kaya sila nag-rebelde during that time. Kaya sila mayroon din paglabag. Pero wala silang katubusan. Kasi bakit? Hindi sila makakakuha ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya ang sabi ko sa Pedro, hindi pinatawad ng Diyos. Walang redemption. Tayo, kung bakit may redemption, kasi merong forgiveness at merong magbabayad, merong tutubos. No? Yun ang sagot ko yun. So, yun po. Sino si Galaxy Note 5? Si Sisneng B ba to? Hindi ko alam kung sino yung Galaxy Note 5 na yan. Baka nga. Okay, next question. Ito kasi yung dating pumapasok ko. Pangatlong tanong. Bakit tanong pa rin? Hindi na uubosan si Sir Manny. Romali, pumasok ka nalang dito. Pagka sa comment section, tadami tayo. Pangatlong tanong. Naging kasangkapan ba ang demonyo para labagin ng tao ang batas sa Eden? So ito yung serpent seed. Naging kasangkapan ba? Kasi kung titingnan mo ron ano? No? Romali, ito yung serpent seed. Kung titingnan mo yung literature na panulat sa Bible, no? No? Nandoon si Satanas eh, sa Gethsemane, sa Eden, Gethsemane ako ng Gethsemane, sa Eden, no? Nandoon, no? No, no. Kung titingnan mo, kung titingnan mo yung istorya, lalabas na kinasangkapan ng Diyos itong si Tanin o si Lucifer o si Dragon o si Serpent na tuksohin itong mga ano para maging masubukan kung tapat ba ito sa Diyos o hindi. Kung titingnan mo, no, kinasangkapan talaga. At kung titingnan mo rin dun sa Job, no, yung si Satanas, sabi ni Satanas, kausap niya yung Panginoon, sabi niya, nasaan ka ba, Satanas? No, yung Serpent. Nasaan ka ba? Hindi nga po. Dating gano'n ni... Yung alam po yun. Dating gano'n ni, ano, ni Yahweh kay Satanas doon sa Hob. Nasaan ka? Sabi niya, nagparito ako sa lupalot ng mundo. At nakita ko yung ano mo, yung si Hob, na natiling tapat sa'yo. Sabi niya gano'n. Kaya ka lang niyang sinasamba dahil binibigay mo lahat yung kanyang pangangailangan. So, ngayon, pero pagka kinuha mo sa kanila, hindi ka nasasambihin niya. Ano sabi ni Diyos kay Job, ay kay Satanas? Sige,
subukan mo siya, pero huwag mong papatayin sapagkat mananagot ka sa akin. So ginamit na rin kasangkapan ni Satanas, si Satanas, para subukan yung pagiging tapat ng ni Job sa Diyos kung ito ay mananatiling tapat sa kanya. No, ganun din siguro sama sa Garden of Eden na sinubok din ito gamit-gamit itong manunukso para makita kung talagang tapat yung ating mga ninuno. Eh kaso sumente lang. Di ba? Doon yung makikita na sa literaturang panulat, no? Kung titingnan mo yung literatura, yung genre na yan na tinalakay natin, lalabas na talagang ginamit. Kasi tingnan mo sa literaturang panulat, lalabas na ginamit sa kinasangkapan. Di ba? So, yun po, Bro Manny. Pasok po dito, Bro Manny. Joke lang po yung sa Serpent Sita. So, yan. This is Negbi ba to? Sis Negbi, ikaw po ba yan? Ikaw lang pa dyan para makarami tayo. Ilang... Ay, si Sis Negbi nga. Long time no hear. Sige, tanong. Amen. Praise the Lord. Nakapasok ka. Amen. So, Bro Manny. Ako, eto na. Bro Manny, pag nasa comment section na, kung ginawang kasangkapan ang Diablo, ibig sabihin dahil sa demonyo, nasira ang plano ng Diyos. Yes. Ba? Yung nag-ano eh, ang plano ng Diyos, abundant life, no? Abundant life ang sangsang katauhan. Pero binago ito, no? Binago ito ay sa theology ng pag-aaral namin doon sa UST, no? Binago ng Diyos yung plano ng binago ng demonyo yung plano ng Diyos para sa kanya mga nilikha. Pinakialaman, kumbaga ano, pinakialaman nitong manunukso yung plano ng Diyos na maganda, na abundant life para sa kanyang sangnilikha dito sa ibabaw ng mundo, no? Tandaan nga natin, sabi nga dito, no, ito, no, kagagawa niya na, no, sabi nga ganun dito, ito ang maganda, Sir Manny, babasahin natin. Pinakialaman niya yan, eh. Ito, basahin natin. Okay. Ang totoo, sabi dito, hanapin ko yung talata, ang tao ay hindi ginus ng Diyos na ang tao ay mamatay. Ayan. Ito ang sabi, ang ganda, dahil ito ang nakialam, ito yung pakialam nero, eh. Sabi dito. Sabi dito sa Eclesiastico, kung di ako nagkakamali. Ito. Kung sino may kagagawan? Masahin natin, Sir Manny, ha? Ito po ang sabi. Okay. Ang ganda rito. Nandito yan eh. Sandali. Ito muna si Smalo habang inahanap ko yung talata. Yes, tama yun. Yung God's plans to have an abundant life with a brimful relationship and fulfilled vision and career. So, totoo po yun. Yun po, dahil sabi nga tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa kanya nag-uumapaw na pag-ibig. So, yan. So, yung pag-ibig na yun ay nagkaroon ng fence o yung bako dahil nga doon sa kasalanan. Ito yung sabi ng banal na kasalanan. Yes. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang buhay. Ginawa niya ang bawat nila lang upang magpatuloy at lahat ng nilang niya ay mabuti at mahusay. Ito yung abundant life. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Ngunit ang masama ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito, sapagkat iyon ang nararapat nilang kasama. Sino yon? Si Satanas. Wala talaga, no? Binago ang plano ng Diyos nitong mapanukso na to, no? Hindi talaga tayo namamatay, pero pinakialaman, abundant life nga ang gusto ng Diyos sa atin, pero mayroong isang nakialam. Yung plano ng Diyos para sa abundant life, sa sangkatauhan, pinakialaman ni Satanas at binago ang takbo
ng pamumuhay ng ating mga unang ninunong si Eva at si Adam? Yun ang sagot ko natin. Okay? So yan, next. Kasalanan ba ang tukso? Hindi. Ang ito, kasalanan yung magpapatukso ka at ikaw ay mahuhulog dito. Yun ang kasalanan. Pag ginawa mo yung, halimbawa, natukso ka, nakawin yung pera at in-implement mo yung sa sarili mo, yung pagkakaw. Pero pag di mo ginawa, wala. In-implement mo na yung temptation na yun, yun, magiging kasalanan na yun. Bro Renato Sumpal. Magiging kasalanan kapag hindi ka pumasok dito. Na makatuwid, mas makapangyari ng Diablo sa Diyos kasi na yan. Hindi po dahil sa free will kaya nangyari yon. Choice po yun ng taong sumuway. No? Kasi hindi naman tayo robot na disuse. Kaya nga lang ng Diyos yun eh. Kaya niyang pigilan yun eh. Pero dahil sa free will na ibinigay sa atin ng Diyos, no, hindi niya yung ginawa dahil sa ating free will. No? Na hindi tayo ginawa ng Diyos na puppet na minamaniobra ng kamay yung puppet para gumalaw. Hindi ganon. No? No, ayaw ng Diyos na mangyari yun. Pero pinili yun at choice yun ng ating mga ninuno. Kaya tayo nagkawindang-windang. No? Dahil siya ay mayroong free will, no, na binigay ng Diyos para sa kanya. Kasi sa totoo lang, yun yung sana nangyari doon sa pagkain ng tree of knowledge at saka fruit of life. Kaya nga lang ng Diyos yun. Kaya niya, sabi niya, wag. No? Wag. No, pwede siyang umiska, pwede siyang magsabi ng huwag, hindi niya, pwede niya palayasin si Satanas yun. Pero dahil sa free will at choice ng tao, nangyari yun. Kagagawa ng tao yun, hindi yung kagagawa ng Diyos. Kagagawa niyo ng kanilang free will dahil yun ang choice nila. Another! Ay, bro, Manny. Alin ba ang tama? Jesus equal than the Father, John 10:30, o Father is greater than Jesus? Parehong tama. Pareho. Sa pagiging human, mas lamang ang Ama. Pero sa pagiging Diyos, equal sila. Ayan, no? Bakit? Bakit lamang ang Ama? Unang-una, hindi na nagugutom yung Ama kasi spiritual. Hindi yan kumakain. Si Kristo, merong natural human nature na nagugutom, natutulog, napapagod, umiiyak. Di ba? Eh wala namang ganun yung human nature ang Ama. Kaya sinasabi niya na greater than Jesus ang Ama. Bakit? Sa kanyang pagiging human, talagang greater yung Ama. Hindi nakakaranas ng pagkapagod, pagkagutom, pagkauhaw, ng hirap. Well, noon yun ang ibig sabihin po nun, no? Pero sa pagiging ano, equal sila sa pagiging divine. Yun lang po, Sir Manny. So, sa pagiging tao, greater talaga na ang Ama kasi wala siyang human nature na kagaya ng nature na nararamdaman ni Krista na may kapagura, may pagka ano yung tawag dito, meron yung pagka ano, panlulupaypay, no? Yun yun. Na dun nga sa ano, nakaramdam ng takot si Kristo dun sa Getsemani, di ba? Panginoon, kung maaari sana, iloyo mo ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Sa pagmayang damdamin pang tao, meron si Kristo yung human nature. Dun na ang greater ang Ama. Kasi ang Ama, walang human nature. So, yes, tama. Pareho po yung tama naman. Ang tama yung sa John 10:30. Ang may tama lang dyan, yung ma-misinterpret yan. Yeah. Yung sa John 10:30 po, ayan, tama yung sabi ni Bromel, sa pagiging Diyos, yung equal sila. Pero yung sa John 14:28, Father is greater than Jesus. Yes po, because it's a relational. Di po ba? Yung pagiging divine po nila, yung essence ng pagiging, hindi po yun pwedeng i-divide. So sa John 10:30, sinabi na I and the Father are one. So same po yun as a God. Pero yung sa John 14:28, because of a relation. Germani, pasokan na lang dito. God is seen in Genesis 32:30 or God cannot be seen in John 1:18. Iyon yung tinatawag na theophany. Yun, na nagpapakita siya sa form of clouds. Ipapakita siya, no?
in a form of human, no, yung tinatawag nating pre-incarnation. Sabi nga ng ibang theologian, ang tawag doon ay pre-incarnation of Christ, no? At yung iba tinatawag itong Christophany, no? At yung iba tinatawag itong Theophany, no? Nagpapakita ang Diyos sa iba't iba, no, sa anyong pillar of clouds, sa inyong pillar of fire, sa clouds, yung mga gano'n, no? Mga pinapakita ng gano'n, no? Yan po yung ating sagot, no? Kaya niyang gawin na magpakita ng mga gano'ng pamamaraan, no? Pero ang Diyos talaga, yung mismong siya, yung mismong pagka-Diyos na, hindi mo makikita yun. Kaya ano nakita ni ano yun, di ba? Ni San Pablo, yung kanininga ni Kristo, di ba? Nabulag siya. No? Nabulag siya eh. Nung nakita niya yung papunta siya ng Damascus, sa Syria yun ngayon. Nabulag siya sa sobrang liwanag na nakita niya. No? No? Liwanag pa lang yun. Hindi pa mismo yung pinaka-aura ni Kristo yung nakita niya. How much more pa kaya yung Diyos na yung mismo na ang makikita mo, no? No, doon po natin makikita, no? Gumagamit siya ng mga ganong pamamaraan para magpakita, i-reveal yung kanyang sarili. Pero hindi mismong siyang-siya, no? Dahil hindi mo talaga yung makikita, no? Na, no? No? Yan ang sagot natin. Romani, kasi eh, yun po yung sinulat ng writer. Okay. Yung po yung sinulat ng writer eh. So, yung pagiging Diyos ay hindi mo totally talaga makikita, but through the action of a human person ay makikita po yun. Wala po dito eh, kasi ano, hindi po maganda yung net niya. So, choppy po siya kanina. So, hindi na po nakabalik. Sino po gusto yung sumagot? Si Bro Elis? si Cynthia, nandito. Bro Elis, naghahanap si Bro Manny ng ano. So, mga absent po yung estudyante mo, Bro Manny. Bro Elis. Fernando Pasione. Wala po eh. So, ang daming wala, no? Kasi yung pagkasal natin, sila sis ano, no? Sila brother. Yes, sila ano, medyo talagang 10 days, 11 days nang umuulan. Pero sa kanilang parang siyam-siyam, sa ating siyam-siyam tawag dun eh. Yung tuloy-tuloy na ulan. Big na yun. No? Siyam-siyam tawag sa atin dun. No? Yung pagkasal natin, yung mga nasa Australia na tuloy-tuloy yung ulan, sinasilang kasi. Dapat mangyari yung ulan na yun sa Ukraine at sa Russia eh, para matigil yung birahan doon. Yeah. Ulan na yung yellow, eh, tuloy pa rin. Eh, yung yellow, walang problema. Eh, yung ulan, makikita ba nila yung, ano, yung dipad ng aeroplano nila sa... Okay, yan. Bro Manny, nandito na po si, yung isa niyong, ano, candidate for valedictorian. Si Bro Robert ng Oman. Yung sinabi ni Sir Emma, face-to-face po kasi si sa Genesis. Alin doon yung ano yung I see God face to face. Yun nga po yung tinatawag nating theophany po, no? No, gumamit siya in a human form, yung tinatawag nating pre-incarnation of Christ. During that time nagpapakita na doon eh, saan yung tao in a form of man, no? No, yung pre-incarnation of Christ tawag yan ng mga theologian, theophany po. Bro Robert. Pre-incarnation of Christ, kaya face to face itong nakikita. Yung nakita ni Balaam na may hawak na espada, hindi po yun si Michael, no? Yung nakita ni Balaam, no? Yun po yung tinatawag nating theophany. Okay. Oh, ayan na daw, Bro Robert. Tinatawag ka na ni Sir Manny. So, good evening, question. Po. Question. Ano ba ang tanong? Para pasok lang. Bro Batibot. Bro Batibot. Wala pa. Ayan, si... Sino na yan? Ito yung question niya. Paki-explain, God is seen. Nakita ang Diyos sa Genesis 32 verse 32. 30. O, God cannot be seen in John 1, John 14, John 1, 18. Doon sa Genesis, nakita daw ng mukhaan yung Diyos. Pero doon sa John 1:18, God cannot be seen. Hmm, totoo 'yon.
Yung explanation ng theologian na napakinggan ko, ang sinasabi niya sa Hebrews daw, nobody has seen God ever, but the only Son has exegeted Him. So lahat ng theophany sa Old Testament ay yung anak yung nagpakita, hindi yung ama. Matawag doon Christophany o pre-incarnation of Christ. Yes, oo. Ani, tama. So lahat, hindi ba meron tayong verse sa Hebrew, sa Jude 5, na sinasabi doon na Jesus Christ saved a people in parang the time of Egypt. Nakalimutan ko lang yung exact text niya. Pero sa Jude 5, mababasa natin na si Jesus Christ daw yon. Siya yung rock na tumulong or sumagip sa mga Israelita noong Old Testament. So totoo yon. Yung Diyos anak, siya yung nagpakita sa Old Testament, hindi yung ama. That's why sa Hebrew. Sir Robert, sabi rito. Ito. Hindi ko ito akin. Ang Biblia ng sabay ng Kristiyano. Sabi ko, no, hindi anghel yun na may hawak ng espada. Hindi anghel yun. No, ito sabi. Oh. Nagkasala ako. Hindi ko sukat akalain na nakatayo ka sa daanan. Napakabuting mangkukulam naman ni Balaam. Buhos na buhos siya sa baluktot niyang mga plano hanggang na-discovery niyang ang Diyos mismo ang nakaharang sa daanan. Hindi anghel yun. Diyos mismo ang nakaharang sa daanan. Kaya nakapagsalita yung asno ron eh. Ay, asno ba yun? Even yung sa Exodus. Hindi ako may sabi nun. Di ba sa Exodus? Si Moises, sumihingi siya ng parang patunay na talaga bang sasama ka sa akin? Kung sasama ka, nakalimutan ko yung verse eh. Katoliko tayo, hindi ko memorize yung verse. Diba? Oo, di ba hinihingi niya na show me your presence, show me your face. So tinago ng Diyos yung si Moises sa isang rock. Sabi niya, you cannot see my face but you will see my back. So, yung mga teologya na sinasabi nila, yun daw pre-incarnation ni Jesus Christ sa Old Testament. Hindi ako sure kung Exodus 19 or Exodus 30. Nasa Exodus yun ang nandiyan siya ron. Exodus 30 yata yun. I-search ko yung actual verse. No? Napasa si Bro Batibot. Bro Ryan. Sa Exodus 33 yung sa Bro Robert. Pagkalampas ko na alisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Exodus 33:23. Si Yahweh ang kausap niya, di ba? So si Yahweh, yung nakita niya na nakatalikod. Yun yun. Ang tawag doon ay pre-incarnation of Christ o yung Christophany. Tama. Wala yan. Pero yung iba, ang paniwala doon si Michael daw. Hindi, Yahweh nga, di ba? You will see my. Michael daw yan. Sige lang. Okay lang, Michael. Oh, ito, another. Okay. Tanong, parehas ba ang beatific vision ni Jesus at beatific vision ng mga santo? Wala naman na ibang mag-beatific vision kundi ang Diyos lang. Hindi. Kasi yung mga santo, ang beatific vision ay, ang Diyos si Kristo. Romania. Diba? Okay ba siguro? Parehas lang naman yun. Ano pang beatific vision na hanapin ng mga santo? Eh, Diyos si Kristo. Angel rin ng Diyos. Diba? Yun din yun. Diba, limbawa, yung mga santo nakikita si Kristo. Si Kristo nakikita yung Diyos Ama at yung Diyos Espiritu Santo. Yung mga nakakakita ng beatific vision, nakikita din nila ang Diyos. Diba? Yung mga santo, nakakakita ng beatific vision ang Diyos. Si Kristo, nakikita niya rin ang Diyos. Di ba? Nakakausap niya pangalan eh. Sabi niya, Ama, luwalatiin mo ang pangalan ibinigay mo sa akin. Sumasagot ka agad, di ba? Matagal ko nang niluluwalhati at patuloy ko yung niluluwalhati. Ayan, nakita mo, isang tawag lang, ha? Sumasagot ka agad. Diba? Okay. Ayan na, hinihintay, o Chiquito. Brother Chiquito na yan, Chiquito. O Bro Manny, nandito na yung isang mong estudyante.
Pasok ka, bro, Manny. Alika. Kamusta mga bros and mga sis? Tinawag ako ni bro Manny. Sabi ko kay bro Manny, tawagin mo na ako, bro Manny. Nandiyan na ako. Matibot nga eh. Hindi naman. Yay, hey daw, yay. Eh, maganda yung mga discussion eh, pero na short lang yung mga ano, marami pang kahit yung sa Job. Yung Job marami may ano yun eh, may mas malalim pa na yung sulat din. Na meaning dun eh, yung 'di ba yung sa chapter 1 nung parang sa korte yun, parang ang sinend dun is parang korte, 'di ba? Sinabi ng Panginoon, pumunta yung mga anghel doon, tapos sabi, kasama si Satan doon, tapos sabi ng Panginoon, asan ka ba? Diba sabi niya, nagpapatrol ako sa earth. Tapos nag-uusap sila tungkol kay Job. May malalim pa ng mga meaning doon kung basahin natin yung mga komentary. Hindi lang na ganun yung, parang tinesting lang yung pinatesting ng Panginoon yung taong Job, kasi binanggit nung ni Satanas si Job, 'di ba? Parang yung message dun is that although it's a form of a story, a lesson, pero yung message dun is that parang yung tao because God, meron tayong free will, it's up for us to love him, to follow him or not. Nandyan yung mga temptation, pwedeng lahat magunaw yung mundo para sa iyo, yung sa iyo mo, pero if you have faith in God, baliwala yun, di ba? Parang ganun ng mas malalim na anong basahin natin yung mga komentary ng mga scholars. Sabi ni Sir Manny, unawain po ang ibig sabihin ng beatific vision, magkaibok. Sabi kasi Sir Manny, pag sinabing beatific vision, it is the ultimate direct self-communication of God to the individual person. Yan ang ibig sabihin ng beatific vision. Si Kristo bilang tao, nakikita niya rin yung Ama. Di ba? Si bilang tao, nakikita ni Kristo yung Ama. Oh, sabi niya nga, ang nakakita mo sa atin, nakakita si Ama. Pati nahanap mo pa si Ama, na pinagalitan tuloy si San Felipe. Hinahanap yung Ama eh. Di ba? At yung Ama, nakikita rin ko ni Kristo. No? Sabi nga, ano ba yung beatific vision? It is the ultimate direct self-communication to God, to the individual person. Tandaan natin, si Kristo ay isang mayroong tinatawag nating divine person. No? Nagkatawang tao yan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi niya nakikita ang Ama sa kanyang pagiging katawang tao. No? Nakikita niya rin yan. Nakakausap niya pa nga. Naririnig niya pa nga pagka nagsasalita. Di ba? Yun lang po yung sa atin. So kung meron po kayong dadagdag, Sir Man, siguro next minute na po yan idagdag dito kasi it's already 4 minutes na lang para maging 10 o'clock na. No? Okay. Salamat sa pagpasok mo, Brother Chiquito. Bro, man, gusto kong basahin yung ano ni Scott Tanjan sa Genesis 32:30. Sige, bro, chikita. Yung ano, 'di ba, yung God tao nito si Jacob wrestles God. Yung nag-wrestle. Yung 32:30, yung isang mga question ni Bro Manny. Ang ano ni Scott Tan dito is 32:30 face. God is seen not directly but refracted through the face of the angel. Kinote niya yung sa Judges 13:21-22. A direct or unmeditated vision of God is not granted in this life but is a blessing reserved for heaven. 1 Corinthians 13:12. So pwedeng mag-manifest yung God sa ano, di ba, sa through angel or angel of Yahweh, angel of the Lord. Pero hindi ibig sabihin sila si Michael, hindi ibig sabihin sila si Gabriel, hindi ibig sabihin sila si Rafael. No, hindi ganun yan.
Parang yung kaya, kung basahin mo yung mga Old Testament, even yung nanay tsaka tatay ni Samson. Nandun si ang Son of God, nandun si Jesus. Yung word ang mga ginamit na words doon is the word of God eh. Hmm. Di ba? Parang yung sa first ng John. Diba? Parang ganun. Buti hindi kami namatay sapagkat nakita namin at nakutap namin ang mukha ng Diyos, sabi ni Manoah, di ba? Yeah. Tapos pero yung ano pa, yung... Angel of Yahweh, angel of the Lord, no? Sino ba yung prophet Bromel na sa Kings, yung isa sa pinakasikat na ano, si pangalan ito, nagpakita... The word of God. And the word of God came to me during that time, no? Oh, huh? Yung pumunta siya sa ano sa Sinai tapos pumunta ayun nga the word of God came to me yung una bagyo tapos hangin tapos nagsalita sa kanya yung word of God. Pangalan nun si nakalimutan ko na to. Kaya nga di pa kung titignan natin yung beatitudes, di ba? So mapalad ang tao, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So meaning, ito yung parang direct communication mo doon sa ating Panginoong Diyos, yung mga individual person, di ba? So mapalad ang mga nagkakaroon sila ng beatific vision na yung communication nila, yung ultimate or yung direct communication nila sa Diyos sa pamamagitan ng mga individual na person, yung mga santo natin, yun yung meaning niya ng beatific vision, yung relation, yung direct communication nila. So yes, Bro Robert. Papaalam na ako. May lalakanin lang. Kung kala ko, sasagot. Diyos sa lahat. Oh my God. Ayos ah. Sabi mo, Sir Manny. Ay, Arab Robert. Bro, Robert. The word of God came to me, sabi doon sa unang Kings 12:22. Yes, bro. Tapos, Kuring Chronicle 7:3. It came to pass that the same night that the word of God came to me to Nathan saying, yan. Sa first dito at saka doon sa unang Chronicles 7:3. Nagpapakita na yung word of God doon, no? Kasi naman yung word of God, si Kristo, hindi yun yung anghel. Yun yung tinatawag na pre-incarnation of Christ. O yung tinatawag natin theophany. O yung iba tinatawag itong Christophany. No? Mm. Yun yan. Okay? Yung ano mas gusto ko yung ano eh doon sa yung sa judges yung sa nanay at tatay ni Samson eh, kasi mahaba yung ano doon, di ba, yung interaction nila doon, bumalik pa eh, di ba? Doon lang din kay Balaam yung may hawak ng no? Yung donkey. So, nagkapagsalita, sabi niya kung di lang nagano matapikaw pati ikaw napatay ko na, di ba? Pero ano sabi ng Biblia natin kung anghel ba yung may hawak na espada na yun? Hindi po anghel yun, binasa ko. Ang sabi, Diyos mismo ang nakita niya sa daanan. No? Walang depiction na anghel na nagpapakita may hawak na espada kundi si Kristo. Kung titingnan mo doon sa Revelation, no? Ito ay mayroong espada na naglalagablab, no? Kung titingnan mo yung depiction doon sa Revelation, no? Na depiction kay Kristo na mayroong espada. No? Doon mo makikita. Walang depiction ng anghel na nagpapakita mayroong espada. Si Michael ba nagpakita na mayroong espada ang pinipicture? Wala. Si Gabriel ba nagpakita na mayroong espada ang pinipicture? Wala. Si Rafael ba nung nagpakita kay Tobaya o kay Tobias ba yun? O kay Tobit? No? Kay Tobit? Meron bang sinabi niya na siya ay mayroong? Wala. No? At saka pagka ang anghel nagpakita, ina-identify nila yung pangalan nila. I am Michael, I am Rafael, I am Gabriel. Di ba, Sir, ano, Bro Chiquito? Yes. Ina-identify nila yung sarili nila. Sinasabi niya, ako si Michael, isa sa pitong anghel na naglilingkod. Ako si Rafael na isinugo. Ako si Gabriel. At nung araw na ilo, diba?
si Gabriel, ayun, in-identify yung sarili. Si Gabriel nagpakita. Di ba? Ina-identify nila yung pangalan nila. Yeah. Yun lang, Brother Chiquito. Ito, last. Ay. Sabi ni Leo. Dagdag ko muna yung sa ano, ah, sa analysis. Yung sa ano. Yung sinasabi ko pala, Bro Mel, yung si Elijah sa 1 Kings 19. Yung sa Horeb, di ba? Nakalagay, palagi nakalagay doon na eh. The word of God or the word of the Lord. Yung ang palaging ginagamit nila doon. Yung may bagyo tapos po nag nung wala nang yung bagyo. Tigay ko sa'yo. Yung kay Shemaya, nagpakita yung, ano, yung word of God. And the word of God came to me, sabi niya, di ba? At dumating sa akin ang salita ng Diyos. Yung basahin natin. And the word of God show unto me, sabi niya, no? Sabi dito, ang ganda. Nandito na yung tinatawag natin the pre-incarnation of Christ. Ano? Hindi po yun anghel. Sige. Maganda nga gamitin sa mga ano ito eh, sa actually sa mga debate ng mga yung mga ribulto. Ah, di ba? Parang pwede mo siyang iano na iko. 17:3. And it came to pass the same night that the word of God came to Nathan saying, no, go and tell David. No, nagsasalita yung salita ng Diyos. Tingnan mo ah. Oh, at ito, tatagalogin natin. Tingnan mo. At sinabi, 17:3. Ngunit ng gabi rin iyon, sinabi ni Yahweh. Yahweh ang ginamit dito, pero sa iba ay word of God. No? Kaya pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Pero kung babasahin mo yung KJV, and the word of God came to Nathan, saying, go and tell David, my servant, that said the Lord. See, di mo makikita, nagpapakita na doon si Kristo. Oh, yung tinatawag natin, ano, pre-incarnation of Christ. Pero sa iba, Yahweh yung translation doon. Sino ba yung Yahweh? Di ba Diyos? Sino ba yung word of God? Eh, di Diyos, si Kristo yun. Kristo, John 1:1. Sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Diyos. Revelation, makikita mo, di ba? Ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Yung may hawak na tabak doon sa Revelation, ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Yung may hawak na tabak sa Revelation. Okay na ba, Bro Chiquito? Yung ano, Bro Mel, yung yung sa ano sa Catholic commentary yung sa 32:30 sa Genesis, sabi nga rito eh, basahin ko lang yung part na ano na Jacob's opponent is called a man's the spirit world was thought to be particularly active at night. And the Bible frequently represents theopanies at night. Theopaneo. Yeah. Isa sa mga example ng theopane yung ang ibig nila sabihin. So theopane. Yung kay Josue nagpakita doon. Theopane yun eh. Yes. Pag nagpapakita siya, ginagamit angel of Yahweh, angel of the Lord. Pero kung titingnan mo, hindi angelopani ang ginamit. Theophany. Di ba? Kaya kung talagang anghel talaga yon, ang gagamitin is angelophany or angelosphany. E kaso ang ginamit, theophany. The manifestation of God, theophany. Hindi sinabing the manifestation of angel. Dapat ang salitang ginamit is angelophany. Di ba? Yes. Tama. Ito yung last question. Ano, nagugutom na si Brad. Wala. Brother Rocky. Kasi ito, wala na oh. O, ikaw na sumagot. About reincarnation. Madilim ako. Wala akong... 10:07 lang naman eh. Grabe naman to. Sige, sagotin mo si Sarah. Kanina pa kaya itong question na to. Ano yan? Wait na nga tayo eh. Sige, sagotin mo. Sabi ko nga, isa pala. Isa na lang. Sige, sagotin mo. About reincarnation po. Sino-sino po or ano po yung mga
nag-reincarnation ni Jesus po. Ano? Walang reincarnation. Oh, incarnation po. Sa mga Buddhist yata ito eh, no? Incarnation, si Kristo lang ang nakagawa noon. Ay, yung Philip na yon ay sa mga Buddhist? Incarnation, sa mga Buddhist yun. Sa mga, yes. Ano, na yung ano, halimbawa, namatay ka, ikaw ay magiging, halimbawa, isang hayop, isang baka, yung kaluluwa mo, papasok sa baka, isisilang. Ang tawag ng reincarnation, walang turo ang simbahan na ganun. Ang turo ng simbahan, incarnation meron. Pero reincarnation, wala. Hindi yan sa Christian belief. Okay. Eh, yung iba mga Buddhist, eh, pag namatay, okay lang. Naniniwala kasi sila. Pag-re-reincarnation. Bubuhayin din ulit. So, yun. So, yan po, bro. Kanina pa kasi to. Si bro Oliver Peras. Ayan. So, thank you. Maraming salamat din po, bro Manny. Sa 10 yatang tanong yan. Ang dami. Tulong sila ni Bro Renato Sumpay. Mas maigi pa nandito sa loob si Bro Manny. Konti lang yung tanong. Pagta sa comment section eh. So yan, ayan. Maraming salamat po, Shen. At kahit po medyo talagang nahihirapan kami, Bro Manny. Salamat po kahit na pakonti-konti yung hindi man enough. Madami nga yung naituturo si Sir Manny. Ano, hindi, kumbaga, hindi man enough yung aming mga sagot, hindi man sumakto, pero nagsasakit po kami na mabigyan ng konting kasagutan po. Brother, Brother Chiquito. Pasok si Bro Manny para ako magtanong sa iyo, Bro Manny. Bro Manny, pasok ka. Ayaw nga. Salamat. Basta, Bro Manny, pasok ka. Pasok ka, Bro Manny. May tanong ako sa iyo. Alam kong masasagot itong mga tanong ko. Pero discussion kasi yung tanong ko about sa ano, sa bukas, sa salvation. Ito, bukas, papasokin natin ang mga si Sir Manny. Sige. Sige. Ito na nanonood eh. Nasa nag-view. So, yan. Salamat sa lahat kay Bro Edward. Salamat kay Sister Galaxy Note 5, kay Redmi, kay Sir Lailis, kay Sincha Manat, kay Ma'am Angie, at sa lahat na nasa comment section, lalo-lalo na sa ating professor na si Sir Emmanuel R. Domingo, no? At sa iba pa na nandito, no? Kay Fernando Pasione, kay Sincha Manat, ano pa yun? Siskit, salamat. Let us cross our prayer, Sis Malo. Thank you. Maraming salamat po sa ating lahat dito at sa comment section at sa lahat na po ng ating viewer na hanggang sa oras na ito ay sinamahan po tayo sa ating pag-aaral na ito at pagninilay ng ating banal na Biblia, pananampalatayang Katoliko. Thank you at let's pray na po para sa ating pagtatapos at bukas po muli. Ayan, Q&A po tayo lahat bukas. So let's pray po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang banal sa lahat na makapangyarihan, niluluwalhati at sinasamba ka po namin. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya, pagpapala at paggabay mo po sa amin. Salamat po sa iyong banal na spirito na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin upang lubos namin maunawaan ang lahat po ng aming mga pag-aaral at pagninilay na ginagawa sa gawain na ito. Panginoon, patnubayan mo po ang gawain na ito. Nawa po ay maging instrumento ito upang ang aming pananampalataya ay mas lalong tumibay at mas lalong magpalakas ng aming espiritual na pamumuhay. At nawa po aming Panginoong Diyos ang lahat po ng aming mga kahilingan, naisin sa buhay, ay ipinauubayan na po namin sa iyo. Alam namin, Panginoon, na wala po kami ibang tatakbuhan at nagbigay ng kalakasan sa amin kung hindi ikaw lamang po. Nawa po ang aming mga kapatid na humihingi ng hustisya at kapayapaan, lalo na po yung aming mga kapatid doon sa bansang Ukraine at Russia. Nawa, Panginoon, ay igawad mo po ang iyong mapagpalang kapayapaan sa bawat isa sa kanila. At nawa po'y magkaroon na ng kapayapaan at pagmamahalan at pagbibigayan, higit lalo po sa bawat isa sa aming Panginoon.
ikaw po yung maghari sa amin ng iyong dakilang salita, ang nagsisilbi naming panglaw sa landasin ng aming buhay. Patnubayan po kami, Panginoon, at ingatan. Ito po ang aming samot ulangin sa iyong makapangyarihan na Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo, na nabubuhay at nagkahari magpasawalang hanggang sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birheng Maria at na kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen! Salamat po, bro. Ayan, bro Ryan. Salamat, sis. Salamat, bro, man. Salamat sa lahat. Ter! Busy, ah. Sa si Cynthia, ayan. Si bro Manny, bro Haley, si Cynthia. Salamat po, bukas. Papasukin natin si bro Manny. Thank you po sa lahat. Sama-sama ipagtanggol natin ang banal na